bawit ng kagalakan at tutugi ng gitara at ang kahayahayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta kaya Panginoon dinggin ang landas niya'y tahakin habang buhay ay kagandang loob niya sa akin. Rihin ng Panginoon, umawin ng kagalakan, matutugin ang gitara, at ang kaaya ay lira. Ipan ninyo ang trumpeta, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin. Loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag
ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa muntugunan ang ating pong itutugon. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ulitin po natin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibotay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay papupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasansala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuhut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Martes ng 21 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni Santa Monica, isang ina, isang asawa. Siya po ang ina ni San Agustin na sa susunod na araw ay atin din pong ipagdiriwang ang kapistahan.
At sa halimbawa na ipinakita ni Santa Monica, nawa ay mas matuto rin tayo sa kahalagahan po ng paggagabay ng mga magulang, lalong-lalo na ang ina. Base sa kwento, talagang hindi tinigilan ni Santa Monica na ipagdasal ang kanyang asawa na ma-convert, ganun din ang kanyang anak na noon ay namumuhay din katulad ng kanyang asawa. Pero sa kanyang pagtsatsaga at pag-iyak sa harapan ng Diyos na sila ay mabago, at talaga naman pong nangyari ang kanyang hinihiling sa Diyos. Kaya nga si San Agustin ay naging isa sa mga obispo. No? Sa mga susunod na araw, siya ang atin pong pararangalan. Pero dito po, sabi ko nga kanina, no? Maganda po ang naidulot ni Santa Monica at nawa ito ay maging gabay din, lalo na sa mga magulang. Basic kasi, no? Yung foundation, basic foundation na natututunan ng mga bata ang kagandahang asal sa loob ng tahanan. Hindi nyo kinakailangan maging doktor o magkaroon ng title, no? Masteral, doktoral o kung ano paman para lang maituro mo kung ano ang kabutihang asal. Sa ngayon, sa mga nangyayari sa paligid natin, sa lipunan natin, sa bansaan natin, talagang no, mayayamot ka din sa mga naririnig mong mga issue, yung mga dating walang pakialam sa batas, ngayon ay gustong gamitin ng batas, yung mga dating talagang nag-aagrabyado sa human rights, ngayon sila ang parang aping-api na kinakawawa. Pero itong mga ito yung mga may alam sa batas. Ito yung mga mambabatas din natin. Isa sa parabang siguro talagang kinaiinisan kung tama lang po na gamitin ng gamitin ko yung salitang naiinis din si Jesus. Naiinis siya lalong-lalo na sa ugaling mapagpaimbabaw. Pagpapaimbabaw, ano, iba yung sa loob, iba yung sa labas. Pagpapaimbabaw na mag-i-implement ka, pero ikaw mismo hindi mo kayang no, gusto mo lang magpatupad, pero ikaw hindi mo kayang tuparin ito sa sarili mo. Isa yan sa kinaiinisan na talagang hindi titiisin ni Jesus na hindi kumprontahin. Kaya nga itong mga pariseo, mga eskriba, talagang sinabihan niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Dahil sa ganitong ugali, na mas nagiging mahirap para sa mga tao ang sumunod sa Diyos. Yan sabi sa Salmong Tugunan natin, no? Paririto ang Panginoon upang hatulan niya ang tao. At sinasabi niya ito dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon kasi baka tayo din nagiging mapagpaimbabaw. Na pag nasa simbahan, mabait. Minsan nga, kahit nasa loob ng simbahan, hindi tayo nagiging karapat dapat sa pag-uugali. Kasi tayo-tayo mismo, nakakalimod, no? Na pag gusto lang natin magpatupad, pero pag tayo na, ayaw na natin itong tuparin. So, walang mangyayari sa atin dito at hindi tayo maliligtas sa ganitong pag-uugali na mapagpaimbabaw. Hindi pwedeng dasal tayo ng dasal sa panlabas, pero sa kalooban natin, ang dami nating inaampi, ang dami nating inaagrabyado. Hindi yan ikinatutuwa ng Diyos. Pero bakit nga ba? No? Gaya ng nasabi ko kanina, no? Bakit nga ba? Ano ba nangyayari sa value system natin? Paano ba itinuturo ng mga magulang sa loob ng tahanan yung tamang pag-uugali? Yung asal. Di ba dati talagang naririnig natin sa mga magulang natin na di bali ng hindi tayo mayaman basta't hindi tayo gumagawa ng masama. Di bali ng magdildil ng asin basta't hindi tayo nagnanakaw.
Nasaan na kaya ang mga ganong value system natin? Buhay pa ba o... Kasi tataka tayo, bakit ganito ang pag-iisip ng henerasyon natin ngayon? Lagi na lang pera-pera na lang. Batas dahil sa pera. Gagawa ng batas dahil sa pera. Ipagtatanggol ang isang taong mali dahil sa pera pa rin. Naguguluhan tayo ngayon. No? Pero dahil din ito sa ating pong pagpapabaya. Pero sana po sa araw na ito mas ma-realize natin, no? Mas makita natin yung kahalagahan ng may mabuting asal tayong na ituturo sa ating mga anak, sa inyong mga anak, sa mga kabataan, nang sa ganon, pagdating ng araw ay talagang maani din natin ang mabubuting asal mula sa kanila. Amen? Natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ng ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging gising sa Kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamagitan ng Kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lungkot.
sa palad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong ang iyong banal ay taimtim na ginugunita upang ang pagdubos mo ay lalo naming madama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kalitaasan, inapalang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipag-alob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayin po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay pagkalooban mong madalisay at matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Banal na parang si Nicolas de Tolentino, ikaw ay inawa ng Diyos. Upang sa pagmamalasakit at pagmamahal, ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. O banal na paring sa Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos. Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati Nuestro Padre Jesús Nazareno.